What's up, Buhay Preso nga pala mga idol. Today's video pag-uusapan natin kung paano ko na-survive yung 18 years sa loob ng kulungan. Ganito yung istorya mga Buhay Preso. Sa totoo lang, nung mga unang araw sa loob ng kulungan, talagang napaka-komplikado. Tapos sobrang nagtatanong ako sa sarili ko kung talagang kaya ko ba to. Kasi unang araw pa lang, laging nakatutok yung mga mata ko dun sa relo. Tapos ang tagal dumating yung gabi, ang tagal dumating yung umaga, ganun. Tapos nakatutok pansin din yung sarili ko at yung mga mata ko dun lang sa git na may dalaw ba tayo, yung mga ganun. Tapos at that time mga idol, wala pa talaga, ang hirap ng communication sa kulungan. Kasi nung nakulong ako, way back 2001 ata yun. Oo, tapos at that time sulat pa lang kami, sulat. Tapos wala pang nakakapasok ng mga kontrabando doon dati, yung mga halimbawa cellphone, di pa masyadong usong cellphone yan, 3313 pa ata yung sikat niyan. Ngayon, paano ko nalampasan yon? Paano ko nakaya yung 18 years na makulong tayo? Be honest mga idol, focus ko yung sarili ko. Para bang sa totoo lang, kinalimutan ko yung outside world. O yun, yung ang ibig kong sabihin, kinalimutan ko yung parang may pamilya ako. Tapos yun, hindi ko na talaga inisip sila. Para bang kinalimutan ko, kasi pag nag-receive ako ng mga balita sa labas, lalo na sa pamilya ko, halimbawa nagkasakit yung pamilya ko, una ako nakakaramdam nun mga kabuhay preso. Kaya saan ko tinuunang pansin yung sarili ko, sa totoo lang, dun sa mga religious group. Kasi sa kulungan mga kabuhay preso, may papasok dyan na mga religious group. Kaya ngayon, ginawa ako sarili ko, nag-focus ako, naglingkod ako talaga sa Pong May Kapal that time. At saka, nag-aaral ako ng theology. Mayroon din tayong konting alam dyan sa theology. At saka doon, dinededicate ko talaga yung sarili ko. Oo. Hanggang, doon, sa loob ng kulungan, dedicated po tayo na maglingkod kay God. Tapos, yun, di ko na lang nalaman na, yun, nakaya ko na lang pala lahat. Tapos, nung kalaunan, nang nakalabas na tayo, kaya nakapagpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you God, dahil siya yung nag-gabay sa akin. Ika nga, ang sabi ng Panginoon, diba, siya yung strength natin, oo, siya yung ilaw natin, yung parabang siya lahat para sa atin. Oo, sabi niya, I shall not want daw pag nandyan yung Panginoon sa buhay natin, sabi ni David. Kaya alam ko, kaya natin pag lahat ng mga problema, pag nandun yung Panginoon na nakasenter sa atin, gawin natin siyang haligi sa lahat ng mga bagay. Kaya payo ko sa mga viewers natin, dun sa mga kaibigan natin, huwag tayong gumawa ng mga kahit anong hakbang na hindi natin pinag-iisipan. Kasi ako dati, yun po ginawa ko, kaya yun, nakulong tayo sa ganung haba ng panahon. Kaya ngayon, payo ko din sa mga sa mga pamilya na mga nakukulong, kung sakali man na mayroon kayong mga mahal sa buhay na nandyan ngayon sa piitan, sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanya, oo, na talagang ituon niyo yung pansin niya dun sa Panginoon sa paglingkod. Tanging Bible lang talaga yung pinakamalakas na sandata sa loob ng kulungan. Buhay Preso nga pala, sana masubscribe nyo yung YouTube channel ko, matulungan nyo ako sa pangarap ko, lalo na sa pamilya ko, at sa para makapag-exist tayo ng mga matutulungan din. Thank you, salamat. Shoutout pala sa inyo, shoutout, SBD shoutout, at saka lahat ng mga shoutout dito, puntahan lang nyo yung main channel ko, yung Batang Mindanao 29 Vlog TV, nandun kayo. I love you guys, mabuhay. Yun lang.